Oh, kala ko ba mag-motovlog ka na? Oo, sana. Kaso. Wala pa pala akong GoPro mic adapter. Alright. So, hindi ko makabit yung microphone ko doon sa aking GoPro. Tapos, nung tinignan ko sa Lazada kung magkano yung GoPro mic adapter. So, hindi ka makapag-motovlog? Ang mahal para sa isang adapter lang. Oh, so gusto mo mag-motovlog? May motor. Oh. May helmet. Hmm? May jacket. May gloves. Oh, talaga. May action camera. At may mic. Pero hindi ka makapag-motovlog dahil walang GoPro mic adapter. Oh. Pero meron ka nito. Cellphone? Tama. Cellphone lang. Ganito. Itong ginagawa ko. Yung gamit mo yung cellphone, mic. Tapos yung cellphone. Mic. Itong mic na ginagawa ko. Kakabit mo lang yung mic doon sa cellphone mo. Yun na. Pwede ka na mag-record. Meron ka ng hindi audio. Meron ka ng audio recording. Ganun lang kasimple. Right. Saka sabi nila mahirap daw mag-edit kapag ang mic mo external recording. Pangit ang mahirap sound. Mahirap daw synchronize sa editing. Mahirap sa editing. Mahirap ipag-synchronize yung video saka yung external audio. Mahirap. Hindi maganda ang quality ng sound. Well. Right. Tingnan natin. Alright. Alright. Alright, mga parikoy. Ito na nga. So, ito na. Tinetest na natin yung ating ginawang DIY helmet chin mount. So, ito na yung sample footage. Para dun sa mga hindi pa napapanood yung kauna-unahan kong video regarding sa kung paano i-mount yung kanilang action camera sa kanilang helmet. Nilagay ko po sila dyan sa taas. Pakitignan na lang po. Alright. Alright, mga pare ko. Ayun na nga. Alright. Nagmo-motovlog na tayo. Ito yung kauna-unahan nating motovlog sa ating buhay. And at the same time, under din tayo ng kauna-unahang araw ng GCQ dito sa aming province, which is dito sa Sorsogon. Kamote riders yun ah. One, two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty-two wheeler. All right. So meron ng mga tao at mga tricycle na lumalabas. Alright. So tinetest na rin natin yung ginawa nating low budget motovlog setup. So ito na nga, kung naririnig nyo yung boses ko habang nagmumotor ako, kung malinaw yung boses ko na naririnig nyo habang nagmumotor ako, well, alright. Ibig sabihin, ayos yun. Kung sa tingin mo ay okay yung record nitong ginagawa ko, alright, ano pa ang ginagawa mo? Simulan mo na mag-motovlog. Alright. Alright. Alright, mga parikoy. So, yun na nga. So, yun na nga yung kauna-unahan nating motovlog tutorial. So, gamit yung low-budget natin na DIY motovlogging setup. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, so, yung mic natin, dito lang nakakonect sa ating cellphone. So, bali yung mic ko, tapos papunta doon sa cellphone. Pero kung mapapansin nyo, meron pa dito ang another na adapter na kakonect sa aking cellphone. So, itong adapter na ito ay kailangan mo kapag ang gamit mo na mic ay katulad ng ginagamit ko. So, ang mic na ginagamit ko ay isang brand ng Boya, BY-LM20. Pero, kung ang gamit mo naman na mic ay Boya,
LM10. Correct me if I'm wrong, pero pag ganun ang gamit nyong mic, ay pwedeng idirekta sa cellphone nyo. Pero take note, pag ganun naman ang binili nyong klaseng mic, hindi naman siya pwede i-connect kapag meron ka ng ginagamit na GoPro mic adapter. So, correct me if I'm wrong. Alright. Pero huwag kayong mag-alala kasi itong gamit ko na adapter para makonect yung aking mic sa aking cellphone ay mura lang naman ito kung bibili kayo nito. So pag nag-search kayo nito sa Lazada ay hindi pa aabot ng 100 pesos itong klaseng adapter na ito. So I think ang tawag dito ay audio splitter. Pero itong ginagamit ko hindi ko naman actually to binili pa separate. Kasi nung bumili ako ng TV merong kasama nito. So yun na yung ginawa ko or ginamit ko para ma-connect ko yung aking microphone sa aking cellphone. So kayo na yung humusga kung sa tingin nyo ay low quality yung sounds or low quality yung boses pag gumagamit ka ng external audio gamit lamang ang inyong cellphone. Kung sa tingin nyo ay okay naman, so okay. Ito ay para lamang doon sa mga aspiring moto vlog or sa mga gustong mag-moto vlog na low pa yung budget na katulad ko. So sa aking channel, ito yung kauna-unahan kong moto vlog na aking ginawa. So dahil nga wala pa tayong mic adapter and sabi nga kanina, medyo mahal yung mic adapter ng isang GoPro. So umaabot ng 3,000 hanggang 4,000 pesos. So mahal nga naman kung bibili ka pa. Kung meron namang paraan para gawitin natin yon. Alright. So kaya naman kung isa kang aspiring moto vlogger na gusto mo nang magsimula ng mag-vlog, especially kung gumagamit ka ng GoPro 5, 6 hanggang 8. At ang nakakahadlang lang sa'yo ay yung isang mic adapter lang. So, meron ka ng idea. So, simulan mo na. Paano ko ginawa? Or paano sinynchronize yung audio? Tingnan nyo ito. Alright, mic test. Right. Alright, tama. Palakpak lang. Isang palakpak lang. Ang isang palakpak na yon ay yun ang reference mo para may pagbangga mo or para may synchronize mo yung video mo doon sa camera mo or doon sa GoPro mo papunta doon sa audio recording mo, doon sa cellphone mo or yung external record mo. Tama. Kapag narinig mo na yung palakpak, ipagmamatch mo lang yung palakpak na na-record mo sa cellphone mo at yung palakpak na nakita mo doon sa video mo. So yun na yun. Gusto niyo malaman kung paano ko in-edit sa aking computer or synchronize yung audio sa ka-video. Tingnan nyo ito. Alright. Alright. So right, dito tayo ngayon sa loob ng aking application. Ito yung ginagamit kong apps, which is Adobe Premiere Pro. Alright. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin isi-synchronize yung ating external record tapos doon sa ating record na video. So, nandito tayo ngayon sa ongoing kong ini-edit itong mismong pinapanood nyo na aking tutorial, motovlog tutorial. So, first, i-import ko yung aking video. Pili ako dito. So, eto. So, eto yung, ayan. Play muna natin. So, unahan makikita nyo dito yung video sa taas yung at yung kanyang dating audio. So, yung record na audio na, so yung internal na audio na record. So, alright. So, okay. Play muna natin itong dati. So, ayan. Alright, makita nyo. So, nagpalakpak muna ako bago mag-start. So yun yung lagi kong ginagawa once na gumagamit ako ng external recording. So kung makikita nyo din sa aking likod, so gumamit din ako dito ng very simple DIY green screen para mapalitan ko yung aking background. Alright. So okay. So makikita nyo yung video sa taas at saka yung kanyang audio. So papalitan natin itong audio na ito kasi medyo mahina ito eh. So next, i-import ko naman yung aking external audio recording. Ito, hanapin natin yung hanapin ko lang. Alright. So,
So ito yung record niya dito. Okay. Okay, papalakihin ko lang yung record, yung waveform ng ating. Okay, stretch ko lang muna itong dalawa. At siguro itong ating video. So okay. So pakinggan natin. I-up ko muna itong aking external audio na in-import. So titingnan natin dito kung saan ako na part doon pumalakpak. Alright, so doon nga, doon nga. So okay, isusum ko lang ng konti. So ito, ito, ito. Yan. So ito, kung makikita nyo dito sa ating record, doon sa original na record, merong maliit na waveform. So yan yung part na pumalakpak tayo doon sa video. So dito naman, ito naman yung ating external record. So ngayon, hahanapin naman natin dito kung saan tayo dito pumalakpak. So, i-on ko muna yung ating external audio. Tapos, i-mute ko naman yung aking... Alright, so i-mute natin yung original na audio. So, dito hahanapin naman natin sa external audio kung saan tayo doon pumalakpak. Alright, so I think ito yun. Yan, maririnig nyo. Play natin. Alright. So itong waveform ng ating external at waveform ng ating original na audio. So ipag-align lang natin silang dalawa. So ang kailangan nyo lang is i-move lang ito. Hanggang sa mag-align yung dalawa. Yan, yan. Magka-align na silang dalawa. Okay, pakinggan natin. Alright. Tingnan natin yung nasusunod. Kung match nga talaga. Alright, so yun na. Ayos. So ngayon, ang next na gagawin, so itong original natin na video at saka yung original na audio, kung mapapansin nyo, yan, magkasama silang dalawa. Paglinik mo yung video kasama yung audio. So i-right click niyo lang yan. Kailangan niyo lang silang paghiwalayin. So gamit ang Adobe Premiere Pro, so ito yon, unlink. So ewan ko sa ibang editing software kung paano yung process. So I think alam niyo na rin yan. So okay, di-delete ko na tong original na audio. Tapos ito, external audio natin, itatabi ko na siya diyan. Yan. So play ulit natin. Alright. Oh, sorry. Nakamute. Okay, play natin. Yun na nga. So okay, so para siguradong synchronize talaga silang dalawa. So, i-highlight mo lang silang dalawa, right click, and then link, or pagsasamahin mo na silang dalawa. So, once na ginalaw mo sila, so magkasama na silang dalawa. Okay, so ibabalik natin sa dati. Yan. So, para kahit i-move mo nang i-move yung video, sasama na yung audio. So, yun. Ganun lang, napakadali lang mag-synchronize ng external audio doon sa separate na video. So kahit na i-crop mo silang dalawa or i-trim or putulin, yan, or i-cut, once na magka-cut ka na, ayan, hindi na sila maghihiwalay. So lagi na silang synchronize. So alright. Yan, so alright. Ganun lang kasimple. Alright. Alright, so yun na, natapos ko na ang aking kauna-unahang motovlog tutorial sa aking buhay. Alright, so alright, sa lahat ng mga nanood na umabot hanggang dito, maraming salamat po sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang aking video,
pa-subscribe naman po. Click nyo lang yung subscribe button na nandyan sa baba, pati na rin yung notification bell at para lagi kayong updated sa lahat ng aking video. Alright, so yun na nga. Kung isa ka sa mga aspiring motovlog na gusto mag-motovlog, so ano pang hinihintay mo? Simulan mo na. Alright. So isa rin sa advantage ng paggamit ng external audio natin, yung parang para ka na rin lang din gumagamit ng isang wireless microphone. At once kung sakali man na nagmo-motovlog ka, naabutan ka ng ulan, so magiging hindi hassle yung paggamit ng external audio. Since walang nakakonect na anumang external cord sa iyong camera or sa iyong GoPro, so ibig sabihin, pwede mong isara yung kanyang door or yung kanyang side door. So pwedeng waterproof ulit yung iyong action camera since walang mga nakakonect na cord. Alright! So kaya naman kung ikaw ay gusto mong gumamit ng isang external audio gamit ang iyong cellphone, so laging tatandaan, huwag kalimutang pumalakpak. Ang palakpak ay reliable at higit sa lahat. Libre. Alright. So alright, hanggang dito na lamang ang aking motovlog tutorial. Alright, maraming salamat. Alright.